kapitbahay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dahil ito nga lang si Joyce ang makakapasok dito nga sa kwarto nito nga ni Lucy at ito nga ni Darius ay siya na nga dito ang maghahanap ng libro na kanilang kailangan upang pang makabalik na nga sa dati ito nga daw si Lucy. Kaya nga ito nga si Joyce ay nagtanong nga ito kay Manang Biring kung nandito nga daw ba ito nga daw kanyang best friend na ito nga daw si Lucy. So ito naman si Manang Biring ay sasabihin nga niya dito nga kay Joyce na kakaalis nga lang daw nito nga daw ni Lucy. Kaya nga ito nga si Joyce ay nagdahilan na nga lang ito dito nga kay Manang Biring na magtutungo nga ito dito nga daw sa kwarto nito nga daw ni Lucy. Dahil may hinahanap nga lang doon itong damit at kukuhanin na nga lang doon niya ito at pumayag naman dito ito nga si Manang Biring. Kaya nga ito nga si Joyce ay nakapasok na nga ito dito nga sa kwarto at agad nga niya ditong hahanapin ito nga libro at matatagpuan na nga dito. Pero mahuhuli nga pa siya dito nito nga ni Lucy dahil ito nga si Lucy ay nagbalik nga ito dito nga sa kanilang bahay dahil meron nga itong nakalimutan. Kaya sa pagbabalik nga nito nga ni Lucy ay dito na nga ba niya mahuhuli ito nga si Joyce. So pakakaabangan nga natin dito ang pagkuha nito nga ni Joyce dito nga sa libro. Yan ang ating mga pakakatutukan at pakakaabangan dito nga lang sa Stolen Life.